Ketchup fried chicken. Ano ba talagang lasa niyan? Okay lang ba o okay na okay? Susubukan natin yan. Magluluto ako ng sarili kong version ng ketchup fried chicken. Ia-adobo ko lang yung manok at lalagyan natin ang ketchup. So ibig sabihin, papakuluan natin yan. Once na mapakuluan na yung manok, syempre malasa na yan, di ba? Tsaka natin ipiprito. Kaya ito, umpisa na natin. Magpapainit lang muna ako ng lutuan. At habang nangyayari yan, i-prepare na natin yung chicken. Ang gamit ko dito, chicken leg quarters. Pwede kang kumamit ng drumstick lang o ng chicken thigh o chicken breast. Kahit anong parte. Pero tingin ko mas maganda kung yung medyo manipis na part lang ng chicken ang gagamitin natin. So since aadobohin natin, meron tayong toyo. Kaya mabilisan lang to para masubukan natin agad dahil ako din curious na. Ano ba talaga itong lasa ng ketchup fried chicken na to? Ito naman yung suka. So ayan ha, pinaghalo na natin yung toyo at suka. At maglalagay din tayo ng daon ng laurel. Ng buong paminta. At pag sinabing adobo, dapat maraming bawang yan. So may bawang ako dito sa almeres. Didikdikin ko lang to ha. Lalagay ko dito sa baba para habang kumukulo, may extra kagad yung lasa ng bawang. Maglalagay lang ako ng konting asin. Kumbaga nilagay na natin lahat ng ingredients at the same time. Ha? Maglalagay din ako ng imbis na tubig, lemon lime soda o yung clear na soft drinks. At syempre, dahil nga ketchup fried chicken ang tawag dito, eto, banana ketchup. Ano kayo magiging lasa nito? Nilagyan ng ketchup, tapos pinakuluan. Adobo na may ketchup, tapos ipiprito. Ayoko muna mag-judge ha. Dapat talaga, gagawin natin, tapos susubukan. Para nung sa ganun, masasabi ko sa inyo kung ano tingin ko. Kung ano yung honest opinion ko. Naka-on na tong init dito, no? Pagkulong tulutuan, pabayaan lang natin kumulo. Pag kumulo na, i-reduce ko lang muna yung init between low to medium. Tapos niyan, check natin. So yan, once kumulo na, nakita nyo may ketchup pa dito sa ibabaw, di ba? So, mabaliktan ko lang itong chicken. Sigurado ako na magiging malasa ito dahil inadobo natin. At ang isa pang benefit ng pagluto muna ng chicken bago iprito, at least, mawawala yung possibility na mahilaw yung gitna. Naranasan nyo na ba yan kapag nagprito kayo ng manok? Di ba? Okay na okay yung labas. Pagdating dun sa malapit sa buto, may mga pula-pula pa. I-adjust ko muna yung heat between low to medium. Papakuloan ko lang ito ng mga 10 minutes. After 10 minutes, ibabaliktad ko uli para naman yung kabilang side yung magluto. Tapos itutuloy lang natin yung pagpapakulo. So ito, after 10 minutes natin pinakuluan, check ko lang ha. Pabaliktad ko na. Tutuloy lang natin yung kabilang side. Kaya 10 minutes lang. Tapos pagkabaliktad niyan, o diba kumapit na rin yung kulay ng ketchup dun sa manok. So, yan, nakakatulong yung ketchup para magbigay din ng kulay sa manok. Yan yung una nating napansin. Eh. Siyempre mamaya yung lasa. Check natin. Itutuloy ko lang yung pagpapakulo dito for another 10 minutes. Pero at this point, hindi na muna natin ito tatakpan. Pabaya lang natin na mag-evaporate muna yung liquid. Hindi na naman makatiis eh, since luto na tong sauce. Gusto ko nang matikman muna sandali. Okay naman, may lasa naman sa. Siguro mas magiging malasa yan once mag-evaporate na yung ibang liquid. Mamaya, check ko uli yan. So ngayon, itutuloy lang natin ng 10 minutes. And after 10 minutes, tatanggalin ko na yung manok dito. So yan, after 10 minutes, ready na itong chicken. I-off ko na lang muna itong heat. Check ko lang kung nagbago yung lasa. I'm just hoping right now na medyo naging okay na. So mas nalalasahan ko na yung ketchup at yung adobo na pinag-combine. Okay lang para sa akin, pero hindi pa naman ito tapos eh. Ito pa lang yung pag-prep natin. Ang importante dito, yung kakalabasan pagkatapos natin itong iprito. So tatanggalin ko lang yung chicken dito. Tsaka tingin ko, mas magiging malasa yung chicken kung aasinan ko pa. So, ito yung gagawin kong experiment. Meron ditong isang perasong chicken. So, nakikita nyo yung chicken na to. May hiwa dito sa drumstick. Ito, ilalagyan ko ng asin. Okay? Yung dalawa, hindi ko na aasinan.
Gusto ko lang lagyan ng asin para ma-check natin kung mas makakapagpasarap ba na asinan muna natin yung chicken bago natin iprito. Itatabi ko muna itong lutuan natin. Nasa sa inyo kung gusto nyong gawing sauce yung natira. Gusto nyo ilagay sa kanin. Baala na kayo dyan. Mas magandang asinan yung manok habang hindi pa natutuyo yung outer part. Maglalagay lang ang mga asin. All throughout. Pero pag masyadong marami, taalat yan. Yung tamang dami lang. Okay, dyan, babaligtad ko lang, pati yung ilalim na part kasi. Tatanggalin natin yung mga whole peppercorn na dumidikit sa manok ha. Dapat hindi natin maprito yan dahil papait yan. Okay na to, ang palatandaan natin itong slit na to. Mamaya pagtitikman ko, malalaman ko na ito yung inasinan kong manok. Gusto ko kasing mapabilis yung pagpa-cool down natin. At saka yung pagpapatuyo na rin ang balat. Ano, electric na, actually battery-powered na fan. So kung may ganito kayo, pahanginan lang natin yung manok or itapat natin sa electric fan. Siguraduhin nyo lang yung electric fan yung malinis ha, walang mga agyo. Baka magdikitan yung agyo sa manok. Pero yan, ganyan lang yung gusto natin mangyari para lang matuyo yung outer part. Makakatulong kasi yan para kapag prinito na natin, magiging crispy yung labas na part. Hindi naman sobrang crispy pero mararamdaman ninyo yung difference. Yan, mas maraming mantika, mas okay, pero hindi natin ito di-deep fry eh. Ang isa sa mga concern ko dito, no, kapag nagpiprito ng manok na pinakuluan tapos meron pang ketchup at nilagyan ko pa ng lemon soda ay yung possibility na baka masunog yung outer part kasi may sugar yon. Pero tingnan natin. Kaya dapat, hindi ko papainitin yung mantika ng todo-todo. Yan, meron ako dito ang thermometer. Yan, 325 degrees. Okay na yun. Adjust ko kagad yung heat. Nasa high ako, ilalagay ko sa medium. So, okay na muna tong ating mga chicken. Pinakahuli nating piprituhin yung nilagyan natin ng asin. Bakit? Pag inuna kasi natin yan, baka yung asin kumapit sa mantika, yung mga succeeding chicken leg quarters na walang asin, syempre magkakalasa ng asin yan, di ba? Meron tayong comparison na ginagawa, kaya yun yung reason kung bakit siya ihuhuli. Mainit na yung mantika, 325 degrees Fahrenheit. Baka pwede pa nga natin ipagsabay. Ayan, go! Hindi natin ito ipiprito ng matagal na matagal dahil naluto na yung manok. Gusto na natin maluto yung outer part nito. So, siguro mga 3 minutes, iti-check ko after that. And then, kung pwede na natin ibaliktad, ibabaliktad ko itong manok. Ayan, after 3 minutes, silipin na natin kagad. Hindi pa ganun kasunog. Pero napapansin ninyo na may mga part talaga na nagbablack dahil nga inyong maraming sugar. Although, paraan yan, dapat nasa low heat lang tayo lagi. Huwag nating lalakasan masyado yung init dahil talagang masusunog yan. So, nasa medium tayo, medyo nangitim. I-adjust ko lang between low to medium ito. Tapos, ipiprito ko lang kahit mga 2 minutes siguro. Binibigyan lang natin ng texture ito, kaya natin piniprito. Silipin natin lamang piniprito. Sana okay pa siya. Ayan, unti-unti nagda-darken na, diba? So, ito yung gagawin natin. Hindi natin talaga tapagalan yung pagprito dito. Itong pinapakita ko sa inyo, yung pwedeng mangyari kapag ginawa natin itong ketchup fried chicken, ano-ano ba yung dapat natin gawin para maiwasan natin na masunog ng tuluyan? I mean, hindi natin maiwasan na mag-darken yung balat nito, definitely. Pero at least, nandun lang tayo sa minimal o minimum na level. Yan, 1 minute mukhang okay pa siya, di ba? So I would say siguro mga 2 minutes ang pagprito natin para tamang-tama lang. Ikot-ikutin ko lang para balance yung pagkakaluto natin. Lahat ng sides ay napiprito, hindi lang yung mga nasa ilalim. Di ba, maayos pa naman tingnan eh. Tapos nakakatulong yung ketchup dahil di ba, ang ganda ng kulay na nabibigay niya. So yan yung ating ketchup fried chicken na walang asin ha. So, ipiprito ko naman yung isa pa, which is yung may asin. So, ituloy natin ang pagprito dito, kagaya nung kanina, 3 minutes muna yung ilalim ng side na ibabaliktad natin. So, yan na. Ibaliktad na natin ito. Uy, mukhang okay naman siya. So, ganun din yung temperature natin. Between low to medium lang tayo nag-umpisa. Nasa 295 degrees Fahrenheit. So yun, usually kasi nasa 350 ako nagpiprito eh. So 295, medyo may pagka-safe siya in terms of preventing the skin ng mga itim. So I don't think na makakakuha tayo dito ng, alam niyo yun, ng super crispy na fried chicken, yung tipong toyong toyo. So guys, at this point, okay na to ha. Turn off ko na muna yung heat.
Yan. Nangitim din, pero okay lang. Tolerable. Itong may slip. Ito yung tinigyan natin ng asin. So, ipapa-cool down ko lang to. At pagkatapos niyan, itry na natin. So guys, ito na yung ating mga ketchup fried chicken. Ihiwalay ko muna yung naasinan eh. Para malinaw. Nalagay ko muna ito dito. So, yan na. Ito yung naasinan na natin. Itatabi ko muna. Ito naman yung mga hindi pa naasinan. Ito na. The moment of truth. Tikpan na natin. So, yan. Hiwain na natin hanggang gitna. Ang makita ninyo. Tikpan na natin. Mmm! Actually, gusto ko siya. Masarap. Tapos yung loob kasi, di ba? Inadobo na nga natin yan. Tapos hindi naman natin pinirito ng matagal. Kaya ito, moist na moist. Mmm. Pinakulo natin ng 20 minutes. Tingin ko, nanuot din yung lasa. Itong sauce. Well, kaya ako nilagay yung sauce dito kasi, ang isa sa mga gagawin ko ay, sasandok ko ng sauce, ilalagay ko dito sa ibabaw. Tapos titikman ko. Para naman masabi ko sa inyo kung mas okay ba na i-serve natin ito with the sauce or not. Oh my. Actually, nag-work siya. For some reason, inisip ko na hindi mag-work kaya gusto ko talagang subukan. Pero mukhang okay. Pero nami-miss ko yung lasa. Kulang ng alat. Kaya, eto na. Pupunta na tayo dito sa same chicken na inasinan ko lang kanina. So, tikman na natin, ha. So, yan, ha. Ito yung loob na part. So, yan, ha. Mmm. Ang sarap. Actually, sarap talaga ng may konting asin. Dahil yung kanina malasa na siya. No? So, ketchup fried chicken nag-work pala. Tapos niyan, asinan mo lang yung labas bago mo iprito. Mas magiging masarap pa. Sa tingin ko, kapag tinagalan pa natin yung pag-air dry dito sa balat ng manok, mas magiging crispy pa ito kahit na mabilis ang prito lang. Yun na naman siguro yung suggestion ko kapag magluluto tayo ng fried chicken na katulad nito. Huwag nating tatagalan yung pagprito at huwag nating iinitin mabuti yung mantika para hindi masunog kagad yung balat. Otherwise, yung pagka-moist sa loob, pati yung lasa, okay na okay naman. Tingin ko, lulutin ko ito ulit. Basta may asin, okay tayo. Okay na itong ating ketchup fried chicken. Sana, dun sa mga nagtatanong, natulungan ko kayo ha, nakapagbigay ako ng impormasyon. So, eto na naman na natuto din ako sa video na to. Sana may natutunan din kayong bago. Maraming salamat ulit sa inyong walang sawang suporta, mapa-YouTube man o Facebook, guys. Super, super thank you. I'm off to my next video. Hanggang sa muli.